Alam niyo, nung nanungkulan bilang Senate President si Tito Soto, malaki yung improvement sa decorum. Pati yung, di ba kung natatandaan ninyo, sabay-sabay kami po papasok sa session hall. Hindi yung parang hinalong palengke. Dati, nung bago siya nag-take over, talagang naandoon yung propriety. At dito, sumasaludo kaming lahat nung kasabay sa batch namin noon ng siya ay Senate President. At gusto namin, ako, for a fact, gusto ko maulit muli yon. Yung napanood namin sa British Parliament na kung saan hear ye, papasok yung mga parliamentarians, yung mga MPs, very, very orderly, very organized. At yun yung pinatupad ni Senate President Soto nung siya ay Senate President. Sana maibalik yung ganong, sabihin na nating nasimulang tradisyon. Sir, as early as now, are you planning to or do you want to become SP again? You know, being SP is up to the colleague, up to your colleagues. Bihirang-bihirado sa siyam na Senate President na pinagsilbihan ko na ako yung pang-sampu. Morning po. So, nagiging contentious subject ngayon sa Senate, lalo ng budget season, is yung unprogrammed funds. Mababawasan po ba to sa pag na-elect po kayo? Or mas magfo-focus kayo na may line items talaga? May definition ang unprogrammed fund, ano yung UF, under the special purpose fund. Sa inyong kalaman, tatlo yung bahagi ng ating national budget. Yung regular budget, ito yung naka-appropriate sa mga ahensya. Iba't ibang ahensya across all departments, executive, legislative, judiciary. Yung special purpose fund, nasa ilalim noon yung unprogrammed. At yung pangatlo, automatic appropriations. Ang definition ng unprogrammed fund, napakalinaw base doon sa mga special provisions. Tatlo po yun. Nadagdagan po ng dalawang provision, kaya nadamay yung PhilHealth na pondo. At meron pang isa na nadagdag, yung sa foreign assisted projects, ano, na hindi dapat kasi ang General Appropriations Act is a general law. At yung PhilHealth law as amended, pati yung Universal Healthcare Act, those are special laws. And basic po ito, alam ng mga abogado, alam din ng mga mambabatas, na hindi pwedeng amendahan ng general law ang special law. So yun po ay aming dalawang ipaglalaban kung sakaling kami mabibigyan ng isa pang pagkakataon. Next question, please. Yes, po. ABS-CBN. Sirs, maganda umaga po. Welcome back. Dagdag ko lang sandali. No? Doon sa sinabi ko kasi kaninang proposal din namin yun na right-sizing, that includes budget reform. And that is going to address that particular issue. Right. Okay, sir. Para rin po, although alam ko, sinagot nyo na to once, no? Pero ang lagi po kasing tanong is, ano yung magiging role ng Macho Black sakaling magbalik sa Senado considering na part po kayo ng mga in-endorse ng Pangulo? You see, meron kaming more or less line of thinking, you know? Hindi naman nagkakalayo-layo yung line of thinking namin. And part of what the opening statement of Senator Lacson kanina, no? Yung nakapahinga ka. Yung nakapahinga ako from 2004 to 2010. Pagbalik ko noong 2010, ang dami kong nagawang nakita mo from the outside. Eh. Like yung mental health law, yung free medical scholarship, yung mga ganun, biglang nakikita mo yung mga pagkukulang. This time, sa amin, I am sure, at ito ay napapag-usapan na namin, we need to review law enforcement and look at how the efficacy of government services is being executed so that incidents like the Alice Guo issue will never happen again. Ganun eh. Tulad na sinabi ko sa aking opening statement, ano, na yung I do not have to reinvent myself kasi yung dati kong ginagawa sa Senado, and I think si President Bongbong Marcos recognizes my fiscalizing role. Basta ito'y in alignment, tulad na naturan ko, with his SONA message last year. And in cadence with my personal credo. Yung sinabi ko kaninang what is right must be kept right. Magkakasundo kami doon. At noong ako'y napili na ma-include,
I know for a fact that the President recognizes my possible role while serving in the Senate. At ako nagpapasalamat ako, gusto ko lang isingit, ano, kay Senate President Tito Soto, kasi siya talaga yung very patiently na nag-influence sa akin. Kasi sabi ko nga kanina, nag-enjoy na ako sa retirement, pero sa kanyang malaking influensya sa aking career, ano, at sa akin naling mga personal advocacies, napahinuhod, tama ba yung Tagalog, ako na lumahok pamuli para subukang magsilbi pa rin sa ating mga kababayan. Sir, follow-up lang po. Ano po yung, well, pareho naman po kayo, talagang veterano kasama si Senator Lapid. Ano po yung nakita rin ninyo from the outside na kung makakapagbalik po ninyo sa Senado, ano yung mga tradisyon, yung mga policies na sa tingin po ninyo dapat na maibalik sa Senado, especially when it comes to investigating issues and discussing on the national budget. Thank you, sir. I think procedures are very important. Decorum, that will give a better environment, not only for the senators or the congressmen, but also the resource persons. So, proper decorum, parliamentary rules, procedures should be strictly followed. Yeah, not to take anything away from the previous Senate presidents, ano? Alam niyo, nung nanungkulan bilang Senate President si Tito Soto, malaki yung improvement sa decorum, pati yung, di ba, kung natatandaan ninyo, sabay-sabay kami papasok sa session hall. Hindi yung parang hinalong palengke. Dati, nung bago siya nag-take over, talagang naandoon yung propriety. At dito, sumasaludo kaming lahat nung kasabay sa batch namin noon ng siya Senate President. At gusto namin, ako, for a fact, ano, for one, gusto ko maulit muli yon. Yung napanood namin sa British Parliament, na kung saan, hear ye, papasok yung mga parliamentarians, yung mga MPs, very, very orderly, very organized. At yung pinatupad ni Senate President Soto nung siya Senate President, sana maibalik yung ganong sabihin na nating nasimulang tradisyon. Another question po, Newswatch. Hi, good morning po. Amor po from Newswatch. Sirs, just to follow up on nabanggit po ninyo yung sa decorum, paano po madidescribe, sir, are you not satisfied with what is happening now in the Senate? Yung recent, most recent po na nangyari is yung almost parang magpang-abot po sila Senators Mig Zubiri and Alan Cayetano. Kasama po ba yun dun sa mga nabanggit po ninyo na kailangan maibalik yung proper decorum? Or care to comment on that, sir? We are not in a position to judge, ano, yung mga present crop of senators. Kasi mga mature, sabi nga natin, senatus, mature na mga individuals ito. No? Yung root word niya, yung Latin word na senatus. Hindi para sa amin humusga na mali yung ginagawa nila o tama yung ginagawa nila. Ang sinasabi ko lamang, yung nasaksihan ko personally, nung siya yung nagsilbing Senate President, nakikita ko na medyo ika nga naaayon sa propriety. At saka yung aming titulo na kung tawagin kami mga honorable members of the Senate. You know, yung mga minsan nagkakainitan, hindi lang naman first time yung nangyari kay Senator Alan Peter Cayetano at saka kay Senator Mig Zubiri. Nangyari rin yan tulad nung aming panahon, meron din nagkakainitan. Kasi when emotions run high, hindi mo rin makokontrol minsan. Ang importante, hindi tayo tumutulad pa sa nangyayari sa Taiwan Parliament na nagsusuntukan at babatuhan ng silya. Wala po tayo doon at ako'y nananalig na hindi tayo aabot sa ganun. Same as above. SP, since Senator... Binanggit kanina, no? Kinumbinsin ko talaga si Senator Lacson, Ping Lacson. He is definitely an asset in the Senate. At saka talagang kailangan namin siya roon. Kasi mahina kami sa mathematics, eh. Okay. But okay. Sir, since follow-up lang po ulit, since former Senator Lacson said nga po na iba po yung decorum, tradition, nung kayo po yung SP, sir, as early as now, are you planning to or do you want to become SP again? You know, being SP is up to the colleague, up to your colleagues. Pardon, eh. Bihira doon sa siyam na Senate President na pinagsilbihan ko na ako yung pang-sampu. Ano,
na mula noong 1992 up to the present, bihirang-bihira doon yung nilakad niya eh. Mas nangyayari doon yung inaalok ng mga kasama at yun yung nagiging matagumpay. Pagka yung nilakad mo, usually hindi tumatagal eh. So sa akin, it has not crossed my mind at this point. Sa akin kasi, we can always work. A regular senator, you know, one very important committee that a senator should handle is the Committee on Ethics. O yung kung sa Committee on Ethics ka, you can always bank on decorum and proper parliamentary procedures. That should be followed by the Senate. Okay, thank you po. Michael. Hi sir, magandang umaga po. Michael Rogas po from Radyo Pilipinas. Siguro po, kung sino mapu sa dalawa. So kung sakali makabalik po kayo ng Senado, bibigyan din po ba ninyo ng pagkakataon or pananatilihin yung parliamentary courtesy sa budget po ng Office of the Vice President? Alam mo, yung time-honored tradition ito eh. Pag Office of the President, dinat na namin ito at na-observe namin. Office of the Vice President, even the judiciary, no, out of respect do sa Chief Justice ng Supreme Court, out of deference to the time-honored tradition, talagang open pagkatapos may magmo-motion na i-recommenda na sa plenaryo. But then, that's a tradition, ano? Hindi naman ito binding sa mga miyembro na gusto magtanong ng mga clarificatory issues, ano? Na gusto nilang tanungin sa head ng agency, whether it's the Office of the President being represented by the Executive Secretary, kasi hindi naman nag-a-appear ang President sa budget deliberations. Office of the Vice President at saka yung judiciary. Hindi naman pwedeng pigilan na dahil merong tradisyon, sundin lagi yung tradisyon. Kung merong talagang gusto clarify, matweet niya yon, write niya yon para magtanong ng mga dapat niyang i-clarify sa kinaupulang ahensya o opisina. Thank you po. Teleradyo, Robert Mano. Hi sir, good morning. Sir, susugan ko lang yung tanong ni Amor. Granted na pagbigyan kayo ng taong bayan at makabalik kayo sa Senate. At sabi nyo nga po, yung Senate Presidency ay hindi naman inilalako dahil inilalapit po yan. If ever ilapit sa inyo, halimbawa, SP Soto, tatanggapin nyo po ba? Kay Senping naman, ano pong committee usually yung gusto ninyo? Usually po kasi after election, ito yung pinag-uusapan natin, yung committee. Babalik po ba kayo sa accounts para ayusin yung naging controversial na new Senate building? Thank you, sir. Well, if my colleagues, would-be colleagues, if I'm back in the Senate, think that I could lead it well, who am I to say no? The important thing is that you serve at the pleasure of your colleagues. Sa akin, I think it's too early to assume o mag-recommenda para sa sarili ko kung ano yung committee. Kasi lahat ng chairmanships ng committee sa Senado, pinagbobotohan yan. Iyay naaayong sa mayorya. Kung ibigay sa amin yung mga lahat ng committees, gagawin pa rin namin yung trabaho. Tulad ng aking first term, ang nabigay sa akin isang lahat ng committee, yung Committee on Civil Service and Government Reorganization. Marami rin ako na ipasang batas doon. So depende yan sa senador, sa mambabatas, kung paano ako magtatrabaho, regardless of which committee or committees ang i-assign sa'yo. Okay. Patricia, IBC 13. For Tito Sen po, what do you feel po right now na buong suporta at sinamahan pa po kayo mismo ng pamilya nyo? Thank you for that question. I feel blessed. Siyempre, my lovely wife and my children, I definitely thank them for spending time to come with me. Lagi naman yun eh. Hindi sila pumapaltos, kaya ako yung nagpapasalamat.